Mas gusto ng karamihan ang ma-entertained kesa sa ma-educate. Kaya naman ang pangmasang source of entertainment ay ang TV. Ngayon, napagtanto ko lang dahil nung ako'y nasa probinsya pa, ang tanging channel na nakukuha lang ng aming telebisyon, actually nung kapitbahay namin dahil nakikinood lang kami, ay ang Channel 2 lang. Kaya naman, part na ng aking growing up years ay ang mga palabas sa Channel 2. Ngayon naman, maraming mga teleserye sa mga malalaking istasyon sa Pilipinas ang pinagkakaguluhan, di ba? Na-addict ang mga tao, kaliwat ka ng magagandang teleserye nga naman. Ngayon, na-realize ko, di ba? Dahil isa din ako naman sa mga avid viewer ng mga ganitong mga teleserye dahil nga naman pampalipas oras, kumbaga, sinasabi natin, di ba? Ngayon, I realize lang na maaari pala tayong kumita kung saan tayo na-entertained. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Isa ka ba sa mga nahuhumali ngayon sa The General's Daughter? Ikaw ba naiinis pa rin kay Jade ng halik? Or ikaw ay isa pa rin avid na viewer ng walang kamatayan at walang katapusang ang probinsyano? Or sa kabilang channel naman, ikaw ay nanonood ng may special tatay or ng unanay or ng tayong mga masa ay may kanya-kanyang mga iniidolong artista. Ang mga artista kumikita sa mga ginagawa nilang shows. Kung sila ay may mga teleserye, movie, or kahit na ano paman, talaga naman ang mga fans ay sumusugod at nanonood, sinusuportahan ito. Ngayon, paano nga ba talaga tayo kikita sa mga pinapanood natin sa TV o sa mga artistang hinahangaan natin? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Susunod na! Sa pamamagitan ng pag-i-invest directly sa stock market, kasama sa recommended stock na nasa investment guide na kung saan ako kumukuha ng mga inputs, what stocks to buy ay ang ABS. Yan po ang stock code ng ABS-CBN. Noong January 31, 2019, Thursday, bumili ako ng ABS stocks at dahil nga ang stock market natin ngayon ay going up, ayan, may 2.07% na kaagad akong kinita 1 hour after akong bumili. Of course, dahil nga napaka-volatile ng stock market, kaya di ko masabi na it will continue to earn more, but I am holding this ABS stocks dahil nakita ko naman ang kanyang dividend history. Mula noong 1998, ay consistent silang namimigay ng dividend. Ayan po. Ang pinaka-minimum na shares or board lot na maaari mong bilhin for ABS ay 100 shares. Ngayon, kung halimbawa, this March 2019, magde-declare or mamimigay sila ng 80 cents per share at meron kang 100 shares, magkano ang dividend income mo? May matatanggap kang 80 pesos na dividend income. Ang dividend yield ng ABS ay 4.1%. Ngayon, para mas mapalaki ang dividend income, damihan mo ang shares mo. Paano? Bumili ka pa. Ngayon, kung itong ABS naman ay ma-hit ang target price as per doon sa investment guide, ulit which is ang fair value or ang selling price is 41.70 pesos at ito ay ibenta mo, halimbawa meron kang 100 shares dahil yan ang nabili mo at hindi mo na nga dinagdagan. So may capital gain ka. Paano nangyari yon? Ang buy price nung ikaw ay bumili halimbawa ay 23.976. And then, ang selling price ay 41.70. So, ang capital gain mo will be 1,777.24 dahil 100 shares multiply by 17.7724 cents. Kaya nga, habang tumataas at talagang super tweet ka sa mga favorite mong kapamilya shows,
make sure na nagta-top up ka sa iyong ABS shares para mas lumaki din ang possible na income na maaari mong matanggap, both dividend at capital gain. Reminder, buy below price ng ABS ay 33 pesos. So kung ito ay mag 33.5, hold mo na yan. Wait mo na na ma-hit ang 41.70, saka mo ito ibenta para your N capital gain naman. So no one knows kailan yan ma-hit, itong 41.70. So if maunang mag-declare ng dividend ng March 2019, makakatanggap ka ng dividend income dahil nga 'di ba natandaan mo sa video ko paano kumita ng dividend income, may tinatawag tayong must own date na 3 days before ex date. So para mas safe, dahil as per ABS dividend history, ayan yung ex date nila for the past 3 years, March. So dapat may hawak ka niyan bago mag-March. At kung di pa ma-hit ang target price at di mo pa na-ibenta, you will earn dividend income. Ngayon, if and only if, after mag-declare ng dividend ay ma-hit ang target price, then kikita ka din ng capital gain if you will sell your ABS shares. Kung ikaw naman ay isang certified kapuso, then ang bibilhin mong shares ay GMA7. Yan po ang stock code ng GMA. Ang buy below price po ng GMA7 ay 5 pesos at ang kanyang board lot ay 100 shares. At ang selling price as per investment guide ay 6.30 pesos. At ang kanyang dividend yield ay 8.5%. So, sa GMA, you can also earn capital gain if you will sell these shares at 6.30, and of course, you will earn as well a dividend income. Paano naman kung sa TV5 ka nanonood dahil basketball ang bet mo? Then ito po ang dapat mong bilhin na shares sa stock market. Ang TEL. Yan po ang stock code ng PLDT. Bakit? Kasi ang TV5 network ay owned by MediaQuest Holdings, the multimedia arm of Philippine-based telco company PLDT. Ang price po ng PLDT ngayon ay 1,112 at ang kanyang board lot or the minimum shares na maaari mong bilhin ay 5 shares. At ang selling price as per investment guide ay 1,800. And of course, PLDT usually nagbibigay din sila ng dividend. So, you can earn capital gain and dividend income din sa PLDT if you will own or buy shares of PLDT. Oh, di ba? Dividend income at capital gain sa inyong mga fave, kapamilya at kapuso network. Huwag lang maadik sa kakanood ng mga teleserye. Maglaan ka din ng panahon upang magkaroon ka ng mga income sa kanila. Attend my free live webinar every Tuesday and Friday, 8:30 p.m. Philippine time po yan. Just message me sa aking Facebook Messenger para mabigyan kita ng Zoom meeting ID. And of course, grab a free copy of this book at my website at www.gisaal.net. So ngayon, mga kapatid, kapuso at kapamilya, alam mo na. Kaya, ipagpatuloy mo yung mga pagsubaybaybol sa mga artistang hinahangaan mo. And at the same time, kumikita ka na rin sa kanila. Ako po si G. Isaal, na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone, and always remember, God loves you.
gawin mo!